Hello po. Ayun. May legal and political war na ang Malacanang at si Manila Mayor Isko Moreno over sa order ni Isko Moreno this morning na pinapatanggal yung policy na mandatory or yung wala kang choice, yung you're mandated to use face shield kahit ayaw mo, kahit uncomfortable sa'yo or kahit alam mo useless dahil tayo lang ang bansa sa buong mundo ang gumagamit dito. Opo, totoo po, ibang bansa may face shield rin ginagamit nila, pero sa mga hospital lang. I repeat that, hospital lang. Pero sa labas ng hospital, mask lang po. So tayo lang po. So matagal na po sinasabi ni Mayor Isko yan na wala naman talaga po scientific backing o scientific finding na kahit galing sa World Health Organization na nire-recommend yung finding ng na nakakapigil sa pag-spread ng COVID yung face shield. Apat lang po ang proven formula. Apat lang talaga. Mass testing, mass contact tracing, hospitalization and treatment, and recently po, nung na-invento na yung medisina, mass vaccination. Wala pong panglima na sinasabi face shield. Dito lang po sa atin sa bansa. Kaya po, noon pa naman po, may sinasabi na ni Mayor Isko na useless talaga yan repeatedly. In fact, June, sinabi na ni Presidente na aalisin na namin yan. Pero siguro po, nag-isip-isip yung mga kumikita dyan at binulong kay Presidente, Boss, ang laki pa ng order namin ng face shield, ha? Ang dami pa nasa inventory namin na in-import namin. Huwag nyo muna pigilan, ubusin namin muna yung pagbenta ng mga face shield na yan. Kikita pa tayo, Boss, bilyon-bilyon. So, yun nga po. Nag 360 degrees si Mayor si President Duterte sa order niya at ibinalik nga yung paggamit ng face shield. So, ngayon naman po, after naglabas ang order si Mayor Isko na hindi na mandatory ang face shield use, kundi sa hospital na lang, ngayon hapon naman po, ang Malacanang naglabas ng statement si spokesperson Harry Roque na sinasabi null and void daw po yung order ni Mayor Isko. Well, Latin yan ang ibig sabihin, legal term, na ang ibig sabihin ay hindi po siya, kumbaga illegal siya from the beginning. From the time inisyuhan niya po yun ni Mayor Isko kanina umaga, hindi siya pwede i-implement or pwede i-enforce. So ito po isa sa mga biggest legal and political war between Malacanang and Mayor Isko. Well, on the brighter side po, pinapakita lang dito na sa mga, lalo na yung mga sila Miss Karen Davila, nakabigyan ko pa naman o iba pa sa media, na parati binibring up na si Mayor Isko daw ay I'm dummy o Trojan horse ng Malacanang, or kahit na yung mga yellow po o mga pinkish, ganun po parating sinasabi nila. So ngayon, pinapakita na hindi talaga po, talagang awayan talaga. Kumbaga, well, no love lost talaga po. Kumbaga, kahit briefly naging official si Mayor Isko ng Duterte government or naging kandidato, pero true blue public servant na po siya. Kung nakikita niya mali, sinasabi niya mali, at kung kailangan awayin niya yung Malacanang dahil dito, awayin niya po. So ito nga po ang nangyari ngayon, na sabi nga ni Harry Roque na null and void daw siya for being in violation of an existing executive policy decreed by the president in the exercise of policy power. So yung police power. So yun na po, meron daw executive and police power ang presidente, at hindi daw po pwede suwayin ni
Manila Mayor Isko, yung power ni Presidente through the Department of DILG. At sabi nga niya po, yung DILG na lang daw po ang bahala kay Mayor Isko. So, ano kaya po mangyari? Nakita nyo yung nag-away sila noon ni President Duterte tungkol sa mass vaccination, mass testing at pumipila yung mga tao. Gumalaw yung DILG na naglabas ng memorandum noon na laban kay Mayor Erap ukol sa drug war. Nag-strike one sila doon pero nagwawumali sila. So ngayon, ano kaya? Baka isususpend na kaya nila si Mayor Isko? Kung sususpend nila, masisikat si Mayor Isko. At syempre, sino ba sa bansa natin na hindi galit na galit dyan sa kwan, sa face shield na yan, na imbes sa yan ang ginagastusan, dapat lahat tayo free na po sa lahat, halos lahat ng bansa po free na yung PPCRB po, yung COVID testing. Kasi sa mahal-mahal po, yun talaga ang dahilan na kumakalat yung COVID, dahil yung mga may symptoms, hindi lang po nagpapatest, minsan namamatay na lang, pero naka-infect na ng buong pamilya niya. Dahil lang po, wala silang pera pang hospital, at una dyan, yung pang testing. So useless nga po talaga. So sabi nga ni Harry Roque, nahayaan ko na po yan sa DILG. Yan po ang katungkulan at jurisdiction ng DILG. So yung po, parang inutusan na yung DILG para no, to go after Mayor Isko. At syempre po, baka pati yung kwan po, yung IATF, gagamitin din yung interagency task force na palpak po, baka gagamitin rin ng punitive action kay Mayor Isko. Baka may i-recommend rin nila ng mga action kay Mayor Isko dahil hindi sinusunod yung order nila. Pero sabi naman ni Harry Roque, inistudyahan na daw niya po daw po rin po ng Malacanang itong bagay na ito. Nung hiningi naman po ng media yung reaction si Mayor Isko, dahil daw nga po kahit daw po yung undersecretary ng Bergiri ng DOH, umaapela rin po daw yung sa DILGs to hold muna or ituloy pa yung implementasyon ng mandatory use of face shield. At Webes pa maglabas sila ng recommendation. Webes pa, ilan na siguro mo makakatalisod at ilang million pa, billion pa kikita yung mga supplier dyan sa face shield ng mga kaibigan daw at kaalyado ni President Duterte. So yung ang sagot naman po ni Mayor Isko dito, will implement today. Ganun lang po. Ganun ang sagot niya sa media. Ibig sabihin, hindi siya susunod, hindi niya walang effect sa kanya yung sinabi ni Harry Roque. At itutuloy niya yung implementation nito. Yung nga po, nagtanong sila Harry Roque. In fact, after that sinabi niya na itutuloy niya, nagpadala pa siya sa media ng screen grab na galing sa One Muntin Lupa na sinabi dito, sa Facebook page ng One Muntin Lupa, sabi dito, Muntin Lupa City Council enacted an ordinance lifting the mandatory use of face shields in Muntin Lupa City except in hospitals and clinics. So kumbaga po, itong kinatatakutan ng Malacanang na susunod na yung mga LGUs kay Mayor Isko. Ang masakit po dito, mamumukhang tanga yung Malacanang po. At alam nyo po, kaya yung naudlot yung order ni Presidente na alisin na yan by June, at saka siguro ngayon by Thursday po itutuloy pa rin nila, sasabihin pa rin nila kailangan gamitin yan. Kasi po, kung tanggalin nila niya po, parang inaamin na rin nila na niloko lang po nila ang taong bayan. Kumbaga, pinabayad tayo ng bilyon-bilyon, araw-araw nasisira, nagpapalit, na disgrasya dahil sa patient na yan. Yung pala, useless pala. Tulad mo nakita natin sa Parmalee scam na 8 billion unaccounted for, pagkatapos yung mga executives ng Parmalee may mga 8, 10, 25 billion Lamborghini
Porsche na mga mamahaling sasakyan, mga 12 million, 8 million, 7 million. So halata talaga po, minami obra lang talaga para pumita. Pagkatapos ngayon, hindi nila masagot-sagot kung saan napunta ang pera ng face shield dyan sa investigasyon sa Senado. So ito po, ang nakikita ko na kinatatakutan ng Malacanang, kung alisin nila itong face shield policy, ito po, parang inaamin na rin nila na walang lumabas na maganda or epektibo dito sa paggamit ng face shield. At naloko, tayo po, tayong lahat, taong bayan naloko by billions and billions and billions. Yan na po sinasabi ni Mayor Isko. Sa maliliit na tao, malaking bagay na yun. 20 or EDNEP na sinasabi niya. EDNEP, EDNEP, araw-araw o mga tatlong beses ka bumili sa tatlo, sa isang linggo kung araw-araw mo ginagamit dahil madaling masira lang po yung mga face shield na yan. So, kung sino man po ang supplier niya, tiba-tiba na po at siguro umorder pa sila ng marami. Ngayon natatakot sila, mawawala rin sila ng bilyon-bilyon kung itigil na bigla ang paggamit ng face shield. So, dito po nakikita natin kung sino may nag-aaral talaga sa problema ng COVID, kung sino ang may foresight talaga, kung sino nagre-research talaga, at sino may solid na accomplishment sa gera sa COVID, at si Mayor Isko lang po yun, at sino may political will among the presidential candidates na si Isko lang ata po ang nagpatanggal sa patient na yan. So dito pa lang po nakikita natin the kind of leader we need. So please pray for Mayor Isko. Hindi siya masuspend, hindi siya matanggal sa pwesto, dahil nakikita natin po, hahanap sila ng paraan, gagamitin nila excuse itong defiance niya sa order ng face shield. At let's pray for Mayor Isko. Siya ang fearless fighter ng maliliit na tao na hindi na makaka-afford itong face shield. Sabi niya, sa pagkain nga, wala ng pera sa face shield pa kaya. Wala ng trabaho, wala ng negosyo pa. Pipilitin nyo pa bumili ng face shield. E buti yan kung vaccine yan, or buti yan kung COVID medicine yan. So, yun po parati ang sinasabi niya. So, let's pray for Mayor Isko and let's support Mayor Isko. Ikalat nyo po itong post at gumawa rin po kayo ng mga post nyo na supporting Mayor Isko. So, please share this to as many friends as you can. Kahit yung mga magkaisa po tayo, kahit sa mga supporter ng ibang candidate, magkaisa po tayo sa issue na ito, one nation behind Mayor Isko. So again, tuloy-tuloy po tayo sa issue na ito. We will observe this and we will give you timely analysis and views on the matter. So thank you for watching and see you in my next vlog. O, sa lahat ng viewers ni Dean Arman Nopum, subscribe kayo rito sa vlogcaster Dean Arman. At mag-iingat po kayo mga kababayan, always keep safe and practice physical distancing. May awa ang Diyos, makararaos din po tayo sa pandemya nito.